TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ at 10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ at 10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Good News Pilipinas with host Francis de Guzman is advocacy in action, which brings to you exclusives to enhance life's values that really matter. This program also brings forth guideposts on scriptural truths, giving hope to nations. Watch and listen on Teleradio Bandido every Sunday from 12 noon to 1 p.m. on channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air channel 29, DZRJ at 10 a.m., facebook.com/DZRJ at 10 a.m., and YouTube channel RJAM News. News Pilipinas, TZRJ at 10 a.m. We're live in all the capital cities of the Philippines. And what a sunny and wonderful day today. And it's getting warmer by the day, by the way. And folks, they're being watched, by the way, on Radio Bandido TV nationwide, as well as we are being watched and heard all over the world. You know, among our OFWs, you know, and I salute them. These are our unsung heroes, you know. And, we're entering a new phase. This is September. We have entered the bear months. And, you know, when the bear months come in, this is a reminder to us that Christmas is just around the corner. And so you will be hearing Christmas carols all over the air and the airwaves, you know, on radio. And see on television, and people start putting their paroles, you know, their lanterns, the Christmas lanterns, and even Christmas trees, you know, give, you know, people, because of this pandemic, the two-year pandemic that hit the world, as well as the nation, a reminder that there is hope, you know, this darkness will soon fade away, because God is in control. And when he makes a perfect timing, his timing is indeed perfect. And so, folks, while we're waiting for our beloved co-host, I believe I'm seeing him right now, Dr. Gil Vicente. Hello, hi. Morning. Welcome. Now, Gil, abuhay po kayo. Abuhay din kayo. Yes, and we also have another special guest, Nolo Lopez, right? Yep. Yes, a very famous singer and an actor, television actor, by the way. He's coming in with Doc Hill in a few minutes. And while we're waiting for the other guests to join Doc Hill, the center of St. Luke's, BGC in St. Luke's, Kansas City, Doc Hill's advocacy is tremendous indeed. You know that he goes down to the grassroots and he meets even our, you know, the tribes from Luzon, Visayas, and Mindanao in his mission work. Wow, saludo po ako sa inyo, Doctor. Talagang iba pong klase kayo. And he does it from the heart. And that's the beauty of this man. You know, tuloy-tuloy po yan. In spite of the pandemic, tuloy-tuloy ang kanyang advokasya, ang kanyang mission sa ating mga kababayan sa mga iba-ibang lugar ng Pilipinas, no? Yan, that is Doc Hill Vicente, my good friend and brother in Christ. And so, folks, while we're waiting for the other guests to come in, Doc, can you I would like to give a very special message, you know, a news, breaking news that was held
was you know, given by Manila Times, you know, PACC creates 48 member council to fight corruption. Ito po ay magandang balita, no? Sapagkat lahat tayo nakikita natin ng mga galaw ng mga nangyayari, especially in this pandemic, na walang natatago eh. In spite of there are times there are fake news that come in, naglalaban ng katotohanan at saka yung fake news, no? But this one is a good news for us, a breaker of the good news. I would like to read it, no? The Presidential Anti-Corruption Commission, or PACC, on Friday established a 49 member interagency coordinating council to strengthen the Duterte administration's fight against corruption. PACC Chairman Gregor Belgica. Mabuhay po kayo. I also salute you, Sir Gregor, my brother in Christ too, and a frontliner in the fight against corruption. And so, the National Anti-Commission, the National Anti-Corruption Coordinating Council, ito po yung bagong pangalan ho nitong 29-member group, no? Or NACCC, it is a nationwide flagship project, no? Under Project Kasangga, Aksyon Laban sa Korupsyon. It is set to be and institutionalized in all levels of government. Wow, that is indeed the good news, no? So, nakikita natin na ating administrasyon, in spite of hindi siya perfecto, no? All of us are not perfect. You know, we are being perfected by God. So, walang excuse yun, no? But we were aiming for perfection because that's what the Bible says, no? And it involves so many, you know, unlucky, 49 member interagency. Grabe po yan, no? At ang kagandahan po nito, hindi tatantanan ang korupsyon. Kaya mag-ingat po yung mga gumagawa ng kalokohan dyan. Wala na maitatago. Lahat na maibubulgar. You know, ang kasamaan, you know, ang kabulukan, you know, everything. It will be exposed. Finally, the exposure will come in. And that's the good news. And so, folks, we're still waiting. Dr. Hill, I see him. Nolo Lopez. Nolo Lopez. Okay. So, before we start the ball rolling, folks, ang ganda po ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito. You know, this involves, you know, pagmamahal natin sa kapwa. You know, the love, you know, the compassion that gives hope, nagbibigay ng pag-asa sa tao. That love, that tender love, indeed matters, no? Tender loving care. And doctors have that. Our beloved frontliners like Dr. Hill Vicente has it. And the tender loving care. And doctors. Nurses too. And all the, you know, people who are in the front line of health. And so welcome, Nolo Lopez. Welcome. Brother Nolo, I see you. Can you hear us? Brother Nolo, can you unmute yourself? Hello po. How are you doing, Sir Francisco? And of course, thank you so much, Dr. Hill Vicente. For inviting me, I miss this radio station, of course, RJ810. And syempre sa ating paboritong programa na Good News Pilipinas. Yan. So ako po ay kakanta ng aking brand new single na sinulat ko po ngayong pandemya, dahil alam ko po na marami pong namamatayan recently po ang mahal nating si Mahal, no? Mahal ng bawat isang Pilipino ay pumanaw na simply because of COVID. I actually wrote this song, Unang Gabing Wala Ka, when I lost my sister-in-law last year.
Although hindi po siya namatay sa COVID, pero affected po kasi yung situation niya ng COVID na hindi siya na-treat well because of the limitation of going to the hospital. Alright, yun ho yung condition ngayon, like mga cancer patients, mga diabetics, mga even mga dialysis patients, no? Talagang hindi natitreat ng maganda because of this pandemic. That's why I wrote this song, Unang Gabing Wala Ka, para po sa lahat ng tao na talagang nawala ng mahal sa buhay. And again, I would like to thank Dr. Gil Vicente. Ako po ay former nurse siya before ako mag full-time businessman, actor and singer-songwriter. So this is now out on all major digital platforms, including Spotify. And if you could check out my website po at ang YouTube channel ko po na Nolo Lopez TV, may kita nyo po doon yung aking official music video. So ito po siya. Kasama ko sa pag-abot ng pangarap ko sa tagumpay malong kaabiguan ikaw ang siyang sandigan sa panaginip ko andito ka pa. Ngunit pag-isip ko, wala ka na. Mga pangarap nating dalawa, patutong na ngayong umpisang ka. Ngunit bakit nagulos ng iyo? Yeah.
Hindi ko alam kung ano ang aking pangalan. Gayun, wala na. Ladies and gentlemen, yan po ang unang gabing wala ka, written and composed by yours truly, Noel Lopez, and of course, produced by Bauhaus Music and distributed exclusively by Kumusika. Yan po ay out now sa all major digital platforms, most especially sa Spotify, na part po tayo ng Hugot Playlist and OPM Rising Playlist sa Spotify. And please visit my social media accounts, Noel Lopez TV, most especially yung aking pong YouTube account to watch the official music video of Unang Gabing Wala Ka. Sir Francisco, maraming salamat for always inviting me together with Dr. Gil Vicente. Dr. Gil Vicente is one of the finest doctors we have now. And I'm so blessed that I was able to work with him sa St. Luke's Medical Center as I was a vocal nurse, you know, voice swallowing center nurse back in 2005 to 2007. And I'm so excited that he will be sharing a lot of things today. And may God bless Good News Pilipinas even more. Thank you so much. Maraming salamat, Brother Nolo. Nakaka-touch yung ano mo, yung lyrics. It touches the heart because it is an appeal of men's searching for God's, yung compassionate ng Panginoon na ibinibigay niya sa tao. He is a compassionate God and He knows the suffering of mankind because He Himself became man. He became man and suffered for us so that we may have eternal life with Him in heaven. Amen. Thank you so much, Brother Nolo. You really led us into that beautiful, beautiful music. And praise God. Talagang ibang klase talaga, no, mga kaibigan, mga kapatid, no? Na today, we are facing, a most unprecedented medical crisis in the history of the world. Kaya ang daming na, affected talaga yan. Totoo-to. Yung sinasabi ni Brother Nolo Lopez po, no? That brought about, tremendous pressure, on all the four corners of the globe, striking the world economy and shaking people's lives and families. Tremendous, no? But we have a hope. We have a blessed hope in Christ our Lord and Savior, Jesus Christ. Hindi niya tayo pinababayaan. He never left us nor forsaken us. And so, maraming salamat again, Brother Nolo Lopez. Mabuhay ka, aking kapatid, in Christ Jesus. Amen. God bless you po, Sir you. Francisco. Shalom. And Good News Pilipinas. Shalom. And Dr. Gil, maraming salamat. God bless you. Ninong ko po si Dr. Gil sa upcoming kasal ko. Wow, congratulations. We'll be there. We'll be there for you. Thank you po. God bless po. Okay. Dr. Gil. Good afternoon po, once more, Dr. Gil Vicente. Doc, can you hear us? Mukhang nawala yata, Brother Nolo, si Doc Gil. Doc, can you unmute? And is he okay, Brother Nolo? Ayan, Dr. Gil, are you around right now? Oo, parang nag-steady yung kanyang camera, yung video. Anyway, folks, while we're waiting for Dr. Gil. Oo, Brother Nolo, magkakaroon ba ikaw ng live, ayan na. Someday? Si Doc Gil. Opo, I'm actually always on Kumu, yung live streaming. Wonderful. Opo, almost every day. And thank you sa Nolo Fight Fam ko for always supporting me. At syempre, nandyan si Dr. Gil Vicente
to encourage us and inform us about this medical crisis that we have. More power to you, Boss Francisco, and Dr. Hill Vicente, ang pinakapoging doktor na nakilala ko sa buhay ko. Pogi na, mabait pa. Ayan. Siyempre, ninong ko yan. Come on! God bless, Doc. Hi, Doc. Welcome back, Dr. Hill Vicente. Thank you. Doc, ang ganda ng kanta ni Brother Nolo. Nakakaano? Yeah. So very, very appropriate, very, very relevant. Yeah, very timely. During this time, ano, lalo na yung mga nawawala. Ako just recently lost an uncle, kapatid ng daddy ko, no? So he also because of COVID. Kaya lang may comorbidity siya, tapos eventually lost, no? Kaya lost his life. So definitely we are sad, we're depressed because he definitely was very close to me in particular and to the rest of the family. Okay, so because of this, we really are saddened by the demise of my uncle. So siguro that song can be dedicated to him as well. No? So maski na nasa langit na siya, sigurado yun. Napakabait. Maraming mababait na namamatay eh. Kaya yung iba sabi nila kaya tayo buhay pa dahil masamang damo daw. kaya I don't know. Pero itong uncle ko napakabait, no? So pero siyempre may hangganan ng buhay eh. He's 80 years old, no? So, and in fact, he's really very strong, no? Very strong. Kaya lang, wala. Bigla. Bigla na lang nawala. So, we were struck. We thought it would be he's confined in the hospital. Tapos eventually, kala ko, pauwi na siya, no? Pauwi na. And then suddenly, wala. He really got stuck in the hospital. And then, very fast, the next day, wala na. Tapos na. So those are the things, no? Kaya yung very appropriate yung song ni Nolo, no? So ang title pala, Unang Gabing Wala Ka, parang ganoon. Unang Gabing Wala Ka. So napaka-touching, no? So definitely for the wife, for the doctor din ang anak niya, dalawang doktor pati yung kanyang in-law. Ay, tsaka meron siyang anak sa States, you know? So definitely it was very heartening to lose a father, no? So ganun ang pwedeng ma-multiply sa atin dito sa Pilipinas natin, ano? Kaya itong i-discuss natin, ano ba ang missing link in our fight against, meron na tayong ECQ, very, very strong lockdown. Pero walang nangyayari palagi ko, lalong tumataas eh. And with all the protocols, health protocols we've been having, walang nangyayari, lalong tumataas. Tsaka we have heard stories na, di naman ako lumalabas eh. Ba't ako nagkagaroon ng ganito? Injected na ako, ba't ako nagkaganito? So, vaccinated na ako, and yet, ganun pa rin ang nangyayari. So, too bad. Medyo hindi masyadong maganda talaga nangyayari dito, and we hope this will stop, no? Pero ang prediction is it will not. Ngayon nasa 20,000 tayo, siguro sa katagalan, yun nga sabi, baka 40,000 a day. Okay, so I don't know what's the missing link. We can discuss this probably one by one, ano? So and kasi nakikita natin, bakit ang China, kung saan nagsimula, ngayon wala na, wala masyado, controlled sila. So bakit? Meron talagang bang meron silang kinakain? Meron bang ginagawa? O syempre, nandun yung question mark. Baka hindi nare-report naman ng tama. So we know it's a communist country. Kaya medyo controlled ang media, kaya hindi natin alam kung ano talaga ang ginagawa doon. And hopefully, hopefully kung meron man silang dapat gawin, dapat nagagawa o isa-share, dapat ma-share lang natin. Ma-share natin
kung ano yung pwedeng gawin natin dito. So hopefully we will find out what this missing link is. No, missing link. Siguro, yung mga usual nating ginagawa, no? Ano ba itong usual nating ginagawa? Number one, sa mas siguro, mas. Ano ba dapat na mas na ginagawa natin? No? Kasi we all know that it's mode of transmission is when we inhale through the nose, then it stays at the back of the nose or in the nose, or through the mucosa, it passes through the mucosa. Pag sinabing mucosa, yun yung loob, inner lining ng ating ilong at saka ng ating bibig. Yung pula na yan is the mucosa. But dito, most especially to special mention yung sa mata natin. Pag tayo pa, yung pumasok dito, maapekto yung ating mata. Pwedeng ganun ang mangyari. And in fact, pag ganyan ang nangyari, we might, probably, no? Probably. Kaya nagkaroon tayo ng face shield eh. Probably to protect the eyes. No? Protect the eyes. Kaya lang, paano natin mapoprotektahan ng eyes? Kunyari, kasi ang usual nating face shield, malaki ang bunga dito. Eh, no? Malaki ang ano. No? So, pwedeng pumasok pa rin doon yung hangin. No? So, as much as possible, siguro mas closer sa ano natin. Or, mas maganda kung goggles para talaga sarado. It could be one of the missing link. No? Nag-face shield tayo, wala rin eh. Kala natin, yun ang solution. We are the only one in the world na using talaga with mandated. Inuhuli tayo pag walang face shield. Naninita tayo pag walang face shield. Hindi tayo pinapapasok sa mall o sa anumang ano, pag walang face shield. So, kaya very strict tayo dito sa face shield na to. And yet, wala. Nandun pa rin tayo. We're one of, we have one of the highest, no? Na meron tayong cases, na new cases per day, no? So it's saddening. It's saddening, no? Could it be the goggles? Yung goggles para sarado dito. Could it be yung source ng ano natin is through the eyes? Kaya if that is the case, kailangan may goggles tayo. Saradong-sarado dapat yan. Or meron namang mga face shield na talagang sarado, malapit dito talaga. Close na close hanggang dito, no? So pwedeng isa sa pwedeng gawin, no? Talagang ano, available naman yan. Eh. Meron talaga sarado-sarado lang din. Okay? So, marami na ako nakitang klaseng face shield. No? And I think I can see some na talagang ganun. No? Dapat sarado dito sa taas, sarado dito sa side. No? And also dito sa baba. No? Although sa baba, pag talagang maganda yung mask mo, no? And now, what's the pagkatayo muna sa mask, what's the recommendation? Hindi lang naman isa ang dapat daw, hindi daw isa ang mask natin ganyan. Lalo na pag lumabas tayo, no? Or pumunta tayo sa isang enclosed space tulad ng restaurant or grocery, dapat daw dalawang surgical mask. Yung surgical mask na usually natin, or kung meron nga tayong cloth mask kasi madaling laban, very matipid, no, dapat makapal, 3 layers dapat ang ating mask, no? So malalaman natin to kung 3 layers pag tinapat natin sa ilaw yung mask. Dapat wala kang makikitang sinag. Wala kang makikitang sinag. So, that's one way na para malaman natin na effective yung ating mask. Tapos, mayroon tayong N95. Yung N95, talagang sarado-sarado. Nandiyan. Kulay green. Ha? Mas na mas na ganyan. Mayroong KN95, pero ako nire-recommend ako yung N95. Talagang sarado-sarado yan dyan. No? Pero sometimes, maraming hindi nakakahinga ng maganda dyan. Kaya ngayon, ano, tulad ng binigay ko sa iyo, Francis, meron tayong tube dito na nakakonekta sa isang air purifier at saka sa oxygen, ano, na nakakahinga ka much better. So, palagay ko, that's another thing. Ano, kasi we all know that now, nasabi natin na air transmission na, hindi lang yung pagka-droplet transmission, hindi na kasi droplet transmission, air transmission ever since. No? So, talagang dapat talaga sarado-sarado yung ating yung mask natin. Okay, plus yung ano natin, goggles. Okay? So, palagay ko, I don't know if we can really do that thing, baka mas maganda. We can try kasi we've tried the face shield eh. Walang nangyari. We've tried the mask. Wala rin nangyari. Mataas pa rin. So, we don't know. Baka we're missing something on the goggles. Baka hindi natin nagbibigyan ng pansin. No? Kaya,
we really have something to do with the mask. What's the best mask? So dapat talaga malaman natin kung ano. So palagi ko, ano pang bago? Ano pang bago na ano natin? Palagi ko, isang nating bago pa ngayon. No? Siyempre, we really have to be very careful kasi Delta virus. Ngayon, meron ng isang variant. Ha? Ano yun? The Mu virus. Mu variant. Yung sumunod dito. Ito talagang mas mabangis daw ito. Yung talagang, at saka itong Mu variant, Mu, no? Mu, M. Yan na susunod. Eh. Lambda. Lambda, no? Ang Mu variant. Ang Mu variant is coming from Colombia. Okay, Colombia at saka Ecuador. No? So, ito yung bago ngayon. Ang etong variant na to, ang what's amazing about this variant, hindi kinikilala yung vaccine. Wala daw. Maski ka-vaccinated, hindi ka tatakbo dito. Pwede ka pa rin matamaan with the Mu variant. Ang Delta, medyo sabi nila, ang Pfizer, AstraZeneca, or Moderna, or J&J, or Sinovac, kaya daw ayusin ang Delta virus. Pero dito, Mu virus, hindi daw. Ibang klase daw to. So we don't know. No? Wala pa tayo dito sa Pilipinas, so we don't have any experience. Pero the Delta virus is really here now in the Philippines, in all our regions, in Manila as well. Tsaka ngayon, hindi na natin na-identify. Lahat ng variant natin is supposedly Delta. That's true in the United States. That's true in other parts of the world. And here in Manila, it's the virus, the variant that we are really looking into. So, yun ang nangyayari. But hopefully, the Mu variant mas fierce, mas matindi, mas doesn't grow that big. Okay? So, and doesn't become really a pandemic variant. Sana controlled lang sa some parts of the world. Okay? Pero hindi na natin masasabi because of possibility of travel. We travel, people travel from one place to the other and then goes to, they come to the Philippines. Doon na pwede natin magsimula. Tsaka, ano pa missing? Missing, ano natin? Di ba pagpasok natin dito, tinukunan tayo ng mga testing, ano? I think the missing link also is in the testing. Minsan, alam natin, yung PCR, yung swab test, no? Yung ano natin, ano? It's not that effective in a certain period of time. No, it's not maybe, kunyari, dati, you know, yung ano natin, na alam natin ang mga bagong unang variant, yung Alpha, Beta, tsaka Charlie, no, tsaka, ay ang nangyayari, eh, medyo nagiging, nakukuha natin on the fifth day. Pero on the fifth day, mga 50% lang ang efficiency noon. And it will be very, very effective or efficient on the seventh day. So pag ikaw kinuha ng fifth day, pwedeng 50% pa lang yun na makukuha. So akala mo, ay di nag-negative, ay di okay. Akala ko, okay ka na, no? Tapos yung pala, and you're spreading something, you still go on with your usual work, kala mo negative ka, yung pala nag-spread ka na sa ibang part, sa iba-ibang tao, no? Sa mga kamag-anak mo and your co-employees sa iyong office, no? So that's something which we look into, no? Kasi yeah, definitely the PCR test is not 100% sure. Kapag negative ka, pag positive ka. Because of that temporal, seven, may timing. So hindi nangangulugang kinunan ka, negative ka na. Pero yung isa nga ngayon, kinunan ka, no? Tapos the next day, positive ka. No? Bakit? Kasi tama, ganun talaga yung nangyari. So maaaring nakunan ka on the fourth day or on the fifth day, hindi pa masyadong effective. No, mapipick up ng swab test yun, tapos kinunan ka on the seventh day, naging positive. So, that could be another missing link. The way we, what we use for this kind of, so the swab test
and the timing may be very important. That's again with the missing link. Tapos once na-identify, ano nangyayari? Sabi nila may contact tracing, no? Is our contact tracing very effective? Hindi na naman yan effective, no? No? So, ano nangyayari? Hindi na natin, walang digitalization, hindi naman na-digitize eh. Unlike in Singapore, na-identify ka, positive ka, pak, nakalagay ka, meron ka na kagad ditong, ano, no? Yung tawag doon, tag, may tag ka na, tapos, and that tag, no, is being emitted, no, being by a satellite, no, minomonitor ka ng satellite, kasi saan ka pupunta? Pag ikaw pumunta sa isang lugar, tapos hindi ka na, o kaya dapat naka-quarantine ka, malalaman nila pag lumabas ka, no, dapat hindi ka talaga lalabas, controlled ka talaga for the next 10, 14 days. So dito, okay, positive ka, walang nangyayari, pati nga yung pagpasok mo sa, ano eh, hindi natin nalalaman eh kung talagang ano, no, tama yung ginagawa natin. Again, what's the missing link? The missing link is talagang dapat digitized, habulin natin sila. Kunyari, nag-positive sila, controlled sila. Yung iba kasi lumalabas na kagad, di naman nila alam. Ano? Kasi siyempre, yung pinaka-ano talaga is once na-identify talaga natin, you know, talagang quarantine, isolate. No? A good thing. Saka sabi nila, pamilya naman namin to. Ganun. Wala yung ganun eh. Lalo na sa mga areas na mga katulad ng Tondo or ano. No? Pagka meron niya, talagang halo-halo. Hawaan na sila doon. Until ano, no? Medyo minsan siguro malakas talaga yung resistance nila kasi it's a battle between resistance and the virulence of the virus, no? So pag talagang malakas naman ang resistance mo, you can overcome the disease, no? You can overcome COVID, no? Pero pag mahina ang resistance mo, definitely you go down. So we've seen this happening, you know. Even doctors do suffer. Dami na ngayon namatay na doctors, no? Or the mga healthcare workers, there's around 2,000 plus health workers na namatay na, no? And we all know that these health workers know what to do, and yet mahina rin ang resistance nila. Saka very virulent, very malaki yung ang sakop ng virus. Kaya they also die. No? So that can happen to anybody. Lalo na ngayon, pataas. Up and away na ngayon. No? Not just here in the Philippines, but all over the world. And we hope this will be controlled. This will be given enough monitoring. No? So, yun, no? So again, what's the missing link? Ganyan lang ba yung missing link? Ayun, lalo na ngayon, ano? Yung isang news ngayon, toxilizumab, no? Very effective daw yun, ano? Very effective, and pawala na daw in December, discontinue na daw ng production. Bakit mag-discontinue naman? I don't know why, no? Since very effective daw siya, no? Medyo mahal lang pero magiging ano, nakakatulong eh, no? So mawawala daw dito, na-phase out daw or ano, what, and we're looking for other things na pwedeng maging mag-take over dito sa ganitong klaseng medicine, no? So there's a lot of medicines available. Ivermectin, hindi pa tapos ang study, pero a lot of doctors say that it's a good medicine as well. Okay, so kaya lang marami na quick. Yes. So, para sa mga companion animals yan, like our pets, no, pero eventually it was looked at and researched at, and it's been very effective for COVID patients. And also as a prophylaxis. Okay, baka meron kang ano, prophylaxis, may inumin ito once a day lang ang sinaginagawa nila. Tapos once a week, ano? Tapos you can also prevent the spread and the occurrence of COVID in yourself. Yun ang mga studies na ang mga hindi studies pa yun, anecdotal mga incidents. Kaya alam mo dito very strict talaga sa science natin eh. We have to really to convince, no, we have to really make a study to be convincing. Pag walang study, wala, puro salita-salita lang na, oh, pag
of good effects of this kind of medicine. Okay, oh, maganda yun for a start. Kaya lang, yun nga, although the Department of Science and Technology is pouring in a lot of pesos, no? Ang mga millions of pesos para mapag-aralan ang mga ating mga medicines na available dito, no? So also yung ano, yung virgin coconut oil, no? So mukhang lalabas na yung result talaga, o lumabas na yung result. Alam ko lumabas na yung result, eh. The studies of the research, no? So hopefully this can be very helpful, no? So remember, Francis, meron din tayong version ng nata de coco, ano, no, yung kay Boston Seed. So I think it can be very effective as well. So it's nata de coco, coconut yun, tapos merong halong mga other ingredient, mapait na mapait, ano. So remember those things, you know. And I think no, if we can have a study on that, kaya lang siyempre it will entail as much of the our persuasive ability, pwede nating ano sa DOH, no, kung a DOH or sa the DOST to study, have it research and studied, no? So and I think it can help, no, kasi it was studied at one time for SARS, no, yung unang-unang nagano ng SARS, no, and we had also a study in regard for HIV, no, yung HIV, and it was very effective as well, no? So kaya lang wala talagang full blown or talagang study na talaga magpapatuloy yun. Pero for all intents and purposes, it has been it can be very one thing na pwede nating anuhin, investigahin, no? So marami pang iniimbestiga, marami pang in the pipeline, ano, tawa-tawa, pito-pito, ganyan mga ano, no? Marami mga herbal kasi tayo we are rich in our natural resources, herbal herbs, you know. So pwede nating investigahin to. So I think we have to really to know what's the missing link. Ano ba talaga yung missing link? Anong kailangan natin, what to do? And meron akong isang ano, no, yung the nitric oxide, ano, nitric oxide. Ang nitric oxide has been known also to be a very effective prophylaxis, no? Ngayon meron kasing spray na ginagamit na nilalagay sa loob ng ilog, no? So and it contains nitric oxide, yung spray sa loob ng ilog. And also actually it's placed in underneath the tongue, no? Tapos don't let it stay there for some time, and then this nitric oxide will help you, no? Parang prophylaxis, or will help you para gumanda yung inyong immune response, no? So siyempre may kamahalan yun sometimes, no, pero alam mo kung paano to, saan na po-produce ang nitric oxide? Actually it's produced in the paranasal sinuses. Meron tayong sinus dito, sinus dyan, mga sinuses dyan. So these are the sinuses, and it can produce, pagka healthy tayo, it produces enough nitric oxide. And nitric oxide can be produced, no, once we do a certain maneuver. Okay, no, Francis, ano, ano ba yung certain maneuver na sinabi ko sa'yo? Sinabi ko sa'yo dati, pero you hum. No, humming produces nitric oxide, no? Hum. And actually, ito rin ang principle ng yoga, di ba? Ang yoga is production of sound, no? Yung production of sound. And if it simulates the humming effect, the nitric oxide is produced. So if you do this frequently, no, Francis, ulitin natin. Pag-produce ng nitric oxide, no? Wow. And probably the production of nitric oxide can help as well, no? Kasi tingnan mo, if you review our articles, our literature, nakikita natin na nitric oxide will be good for severe cases, no? Yung mga nasa house, ano, binibigyan ng nitric oxide diyan, eh. Nitric oxide, you know. So it's tapos noon pagka na ano, gumagaling naman sila, no?
So although not enough studies are available to reflect on this drug or gas, eh, kailangan lang nating investigahin natin. Pero siguro, no, you can start humming now from here on. From here on. This could be the missing link, basically. Lahat tayo mag-aham. Hum. Well, sabay. So, yeah. So, of course, aside from the usual sunlight, no? Pero remember, ha, hindi ibig sabihin na meron tayong pupunta ka sa sun and kala mo, no, mataas na ang D3 mo. Hindi magkataas pa rin ang D3 mo. It's, study shows that we Filipinos, mababa pa rin ang, ano, no, 25-dihydroxy, no, component natin, no, and that's equivalent to what is known as vitamin D3. Kaya ang sunlight natin, kala natin, ang nasa sunlight tayo, most of us, lalo na yung nasa farmers, no, mga farmers natin, kala nila okay yung nasa sunlight. No? Pero actually, yung kakapal kasi ng ano natin, balat natin eh. Kaya dito sa kakapalan ng balat natin, hindi pala masyadong na-absorb yung vitamin D ang sun coming from the sun. No? Kaya kailangan talaga, we need to take vitamin D, no? Vitamin D3. D3. No? Para dito. No? Aside from D, siyempre yung vitamin C and zinc. No? So, mas maganda. Study shows that if we have vitamin D3, baka makakatulong talaga dito ang ating makakatulong talaga sa pag pugsa ng itong COVID. Ano? It increases our immunity, lalo na dito sa darating na new variant. No? Let's prepare. No? And also, the Delta variant. No? So, ito eh, dapat talaga, let's be prepared. So, yun siguro ang ano natin, kailangan natin gawin. And of course, ako, naniniwala pa rin ako sa, ano, no, sa tugub, no? Tuob. No? May steam inhalation. No? Pero ako kasi, ang steam inhalation ngayon, mas, ano, pinapaburang ko, yung maliligo ako. Naliligo ako ng mainit, no? Tapos para yung katawan ko talaga uminit na tubig pag nasa shower ka. I do this for mga 3 minutes, no? And the principle is pag mainit tayo, all the blood vessels nasa ating nag-open yung pores natin, nag-open yung blood vessels natin sa skin, ano, sa skin, malaking skin natin hanggang doon sa loob, no? Tapos pagbalik natin, do the second phase. Ang second phase is cold water pack. Ano ginagawa ng cold water? Shrinks the blood vessel in our skin. Tapos, where does it go? It goes to the vital organs. Goes to the lungs, goes to the heart, goes to the other parts of our body. Kaya doon napupunta yung mga ating mga nutrients, ating mga fighters, ating mga immune defenses, pumupunta doon. So, it helps, no, for 1 minute, tapos ulit sa hot, sa cold, no? Ulit, tapos punta ka sa hot, tapos cold, eh, hot, cold. No? So, ito yung basic principle kasi ng sauna eh, So kaya look, ano, definitely those who are doing this are probably protected. So nakikita natin saan natin nakikita, sa Finland, sa Iceland, sa Scandinavian countries, basically they are the ones who have the sauna bath principle. Sauna bath principle, hindi lang yung pag sinabing sauna bath, yung at the two phases eh. We have the hot phase and the cold phase. So hindi lang hot phase, may cold phase pa. Kaya kami, nung nandun ako sa Finland, nandun kami sa isang sauna bath. Pagkatapos nun, merong nearby na sea doon, o body of water, tatalong pupunta kami doon and we stay there. Lamig, ang lamig talaga. Tapos balik uli kami sa sauna. So 3 times you do it, no? So, kaya nga inaano ko, we can do it here in your own setup. Eh, cold, o kaya kung meron ka talagang ano, meron ka talagang sauna bath, mag-sauna bath ka, no? Meron talagang ganung setup. O kaya nasa bathtub ka, mainit, tapos pupunta ka, lumabas ka, tapos mag-shower ka uli na malamig, no? Pwedeng ganun. O kaya talagang shower lang. Shower mainit for 3 minutes, tapos shower for
for 1 minute ng cold o kaya with ice, no? With ice. So, yun ang siguro baka missing link din yun. Missing link. So, ganun, no? Yes, no. So, Doc, ang ganda ng ano nyo, advice na pre-consultation sa amin on the air. Ang laking tulong po yan. While you were speaking. What's true eh, kasi pwedeng, pwedeng tama naman yung sinasabi ko, no? Kasi missing link ang pinag-uusapan natin. You know, discoveries are inventions are discovered spontaneously. Hindi natin alam. Tapos yung pala, ay, ganun nga pala, no? Parang nangyayari, no? Ay, yung makakaya, we are taking something, tapos may mga side effects pala. Yung side effects pala, yun ang nagpapaganda, no? Nagpapaganda sa atin. And there are things na, again, nandun ulit, the missing link. The missing link in our COVID treatment. No? Mm-hmm. So, yun, again, let's... While you were speaking, meron po pumasok na question from our listeners and viewers, no? Opo. From Good News Pilipinas. Sabi po, Doc, ano pong harmful chemical ang dapat iwasan sa mga households to help our good breathing? Ito ba'y kakapasok lang po ito sa amin ngayon lang? Oh. Alam mo, dito sa ating environment, it's really polluted, lalo na dito sa Manila. It's really polluted. Oh. Kaya we have to protect ourselves, no? Kaya nga meron tayong nauso na ngayon ang mga air purifier, HEPA filter, no? So to drive away or to meron yung air purifier or air cleanser, okay, or cleaner, no? So papasok, iikot yan sa bahay natin, tapos pupunta dun sa compartment ng air filter, tapos and cleanse the air, no? So definitely what we wanted to eliminate are the environmental toxins like sulfur dioxide, okay, carbon dioxide, no? So yan ang dapat natin mga ano, and all the irritants natin hindi natin masasabi eh. Ngayon ang inaano nga natin, and we don't know, kaya nga itong pollution can be a cause of cancer, cancer. Kaya nga namin yung pwedeng nagkakaroon tayo ng lung cancer ng ano, no? And because of it's because probably of the environmental toxins that we inhale, and then it really goes to the lungs. Kaya ngayon sabi ko, yung aking theory is that talagang madali na tayong mag-ano ngayon dahil because of the pollution, the lungs is also compromised, and once the virus comes in, it goes directly to the lungs, and then it becomes times it multiplies itself very fast, no? Hindi nagiging mas malakas talaga yung combination ng COVID at saka yung pollution, ano? Kaya talaga mas naapektuhan tayo, no? So and that's what kaya nga ngayon India nandiyan, ano, states, no, yan yung mga matataas ngayon ng mga talagang mga COVID cases, no? Kaya Phil, can I interject yes, for yes. A while may pumasok ko sa aming technical director mismo, RJ. Gano'ng kadami daw vitamin C ang kailangan ng katawan ng tao? Yung recommendation daw ninyo po? Ang 500 milligrams would be okay for a normal individual, ano? Pero ngayon 500 milligrams yung useful natin. Pero ako, nire-recommend ako yung sodium ascorbate or the alkaline type. Kasi madami yan, yung vitamin C, yung sodium, vitamin C o ascorbic acid, acidic yun. Kaya minsan masakit ang tiyan. Pero ngayon, nire-recommend namin is the sodium ascorbate, no? The alkaline type. And you can, I usually would recommend, no, hanggang mga 2 grams of the vitamin C. Especially now na mayroong COVID tayo, no? Ako, I usually take hanggang mga 2,000, 1,500 to 2,000. So, yun ang akin ng usual na regimen ko. Together with zinc, with the zinc. With the zinc. Yung zinc then is also helpful. No? Kaya, we've looked into literature na sinasabing zinc would help. Together with zinc, merong mga
mga merong mga medicines din talaga kinumbine ang vitamin C plus zinc. No? Pero yung zinc, merong iba nakikita natin. Ako, ang usually mas maganda ang elemental zinc. Ha? Kasi dapat alam natin kung ano equivalent ng elemental zinc. Merong zinc doon, no? Lalo na may zinc. Hindi sinasabi na kunyari 70 milligrams yun. 70 talaga yun. Minsan pag mababa pala, no? Ang equivalent pala is 10 milligrams lang. We need about mga 50 milligrams of elemental zinc or 50, ano, 10 to 15, mga ganun, no? Wow. Of elemental zinc. So 10 milligrams, okay na nga yun. Pero we need to know muna, ano ba talaga yung zinc na yun. So yun nga, vitamin C, hindi naman natin kailangan ng vitamin C. Although, meron mga ibang herbal na mga doctors o mga specialist, no? Na nagbibigay ng IV. IV na vitamin C, no? And they found out it makes them better, makes them talaga the IV. Mataas 'yon. And then merong iba nga nire-recommend, no? As high as mga 12 tablets ng vitamin C. No? Wow. Marami talaga, hindi ko masabi, pero ako talaga, ako siguro hanggang 2 grams okay na 'yon sa akin. Pero merong iba nga sabi ko, would recommend higher doses. So 'yun ang mga pwede nating gawin, whether it is the missing link, I don't know, no. Pero siguro pwedeng missing link din 'yon. The more the higher our dose, the better. Of vitamin C, the better, no. Yeah. Hindi ko masyado pang masasabi, we don't have any real recommendation for that, ano. Basta ako, merong vitamin C, may vitamin D3, saka may zinc sa aking usual na tinitake, no. Yeah. So mas maganda, no. So yun ang this could probably be very helpful as well, and could be the missing link. Doc, we might have a part two on the missing link, huh? Doc, prepare yourself. Since we have 5 minutes left, Docs, and Doc, ano yung advice niyo na nakaka-encourage po before I put in my editorial? Definitely. We are in a situation where it seemed hopeless. No, it's seemingly is hopeless. Pero kailangan lang tayo fight. It's importante talaga, you know. And siyempre, definitely we should always think positive. No, we should not be positive for COVID, pero we should think positive. Na tayo, we can overcome this situation. No, kasi the more we are depressed, the more our immune system goes down. Pero if we fight, if we're the fighter, okay, if we are the great warrior, then our thinking, our health, mental health, okay, will give us the mental strength and also the immune defense we needed to fight COVID. Okay, so fight. Okay, think positive always, and I think that's very important. And of course, what I've told you, just to summarize what I've told you, it could be the goggles, which is important. It could be the mask that I told you. It could be the nitric oxide na no. Simulan mo na yan, Francis, ha? Yes, well, Doc, I will guwapo ka dyan. Guwapo tayo dyan pag nag-hum. Tapos number three, yung ano natin, yung the way we take a bath, no? So 3 minutes of hot and 1 minute of cold, tapos 3 times, no? Tapos just like the sauna principle sa Scandinavian countries, no? So tapos yung vitamin D, okay, the exact amount, elemental zinc and the vitamin C, no? Tapos yun, meron pa ba ako na nito? If ever may meron pa akong, siguro
Marami pa actually. Kaya lang, yun lang muna emphasize natin. Okay? Yung, natin ano. We can do this. Thank you so much. Malaman natin talaga. Gumaling na talaga tayo. So, hopefully, the next time, we will have a feedback na nagsabing, "Oy, Doc, yung humming niya, hum, was very effective." No? Ngayon lang, gawin mo lang hum, lumalabas na nafe-feel ko, mas gumaganda yung aking feeling. Hum. That's also part of the yoga system, yung nagkaroon ng yoga. I think that's it, Francis. Oh, salamat. Hopefully, of course, positive thinking, sinabi ko kanina. Yes. Oh. That's very perfectly, should be part of our scenario or usual aura. Usual aura every morning. So, of course, prayers, amen. And believe that this pandemic will stop once and for all. Okay. Yes. Thank you, Francis. Thank you. God bless you. Shalom, Doctor. We always have the Word of God in the Good News Filipinas. We have exactly about 3 minutes. We will center on the Bible promise, no? Sa Book of Psalms 25:4-7, sabi ng salita ng Diyos, "Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are my God and my Savior, God, my Savior, and my hope is in you all day long. Remember, Lord, your great mercy and love, for they are from of old. Do not remember the sins of my youth and my rebellious ways. According to your love, remember me. For you, Lord, you are good." Hallelujah. And also in the book of Jeremiah 33:6, the other promise of God that we should claim in this time of the pandemic and even every day of our lives: I will heal my people, and I will let them enjoy abundant peace and security, says the Lord. Amen. God be the glory. Shalom to everybody. Mabuhay ang Pilipinas. Good news, Pilipinas. God bless you all. Oh, vaccination.